Hello po mga ka-useful, gusto ko po sana i-share sa inyo kung anong papapakinabangan natin sa lumang laminator. Ano po kaya ang pwede natin gawin dito instead na itapon o kaya ay i-junk shop na lang. So mayroon pa tayong pwedeng paggamitan nito. So tingnan po natin. So ayan po mga ka-useful, sisimulan na natin yung pagbabaklas ng laminator. Tanggalin po muna natin yung mga tornilyo na nakakabit sa kanya at para ito ay mabuksan. So ayan po, nabuksan na natin. Susunod natin gagawin yung mga wiring. Tatanggalin po natin yung mga wiring dahil hindi na po natin kakailanganin ng wire sa pag restore. Kaya ayan po, pwede po natin junk shop na rin yung mga plastic niyan, baka sakaling kumita pa kayo. At ang gagawin po natin, tanggalin na rin po natin yung mga tornilyo dun sa gilid para makalas po natin yung aluminum at saka yung mga sidings po niya. Tsaka tanggalin na rin po natin yan, yung heater niya, yan, yung parang strip niya, yan po yung umiinit. So ayan, natanggal natin yung aluminum. Sunod po natin yung mga rubber niya. Tanggalin po natin yung mga rubber kasi kung papapansin po ninyo, mayroon siyang mga itim-itim. So ayan po, babaklasin po natin yun. So ayan po, kapag nabaklas na, ilagay mo natin sa isang tabi, pati yung mga plastic, babaklasin din po natin. So ayan po, natanggal na. Dahan-dahan lang po sa pagbabaklas ng mga gira, no? Kasi may lock yan. At pagka napuwersa po natin, maaari itong mabasag at hindi na po natin magagamit. Kasi ito ay marupok na. Naiinitan na po kasi yan eh. Eh medyo marupok na yung mga plastic niyan. Yeah. Sa pagbabaklas po, dahan-dahan lang para magamit po natin kapag ibinalik na po natin yung laminator. So ayan po, dahan-dahan lang, smooth na smooth lang. Kung matigas ang kamay nyo, ipalambutin po ninyo para hindi tayo makasira ng mga binabaklas po natin. So ayan po, nabaklas na. Ang gagawin po natin ay lilinisin na po natin. So mapapansin po ninyo, merong lalagyan po dyan ng bote. Yun po, ang laman po nun ay kerosene. Ang ginagamit po natin dyan ay kerosene pang tanggal doon sa mga malalagkit na ginagamit po natin, na dumikit doon sa laminator. Kasi po pagka hindi natin inalis yun, yung mga dikit na yun, ay hindi rin po natin siya magagamit ng maayos. Kaya yan po, bakbakin lang natin, bakbakin, linisin mabuti yung mga aluminum. At nakita nyo may mga brown, yun po aalisin na. Eh, malinis na. Ayan po, tutuloy po natin yung paglilinis. Lalagyan po natin yung mga langis, yung dulo, yung mga bakal para po madulas siya. At ayan po, ibabalik po na po natin yung mga nalinis nating parts, yung mga plastic, yung mga sidings na bakal. At assembly na po natin. Nakita po ninyo, madali lang siya ipasok kasi nilangisan. Okay, basta may langis eh. Madulas, madali siyang maipapasok. At yan, sisentro lang po natin yung rubber. At kakabit na natin muli yung aluminum. Aluminum po kasi maganda yung pantakip. At saka pang, para hindi magkalas-kalas yung laminator. Kasi po ay yan yung pinakapapatibay niya. So ibabalik na po natin uli yung lock niya. Para magamit po, hindi po kumalas yung mga gear. At muli po ay dahan-dahan lang yung pagkakabit ng mga gear. Ayan, humanap po tayo ng tornilyo para sa bracket. Kasi wala na po siyang handle. Hindi na rin po natin siya mapapaikot. Kaya ayan, pumukpok-pok tayo ng handle para dun sa sidings. So ayan, sinusukat na po natin para malaman natin kung gaano kahaba yung gagamitin po natin. Kasi pag sobra pong haba ng handle ay baka hindi po natin mapaikot doon sa gilid. So ayan po, ginuhitan na po natin at papapalit tayo ng bala ng grinder para mabilis siyang makapagputol. So mag-ingat lang po tayo pag gumagamit ng power tools sapagkat ito po ay delikado sa baka maaari tayo matamaan. Kailangan din natin magsuot ng mga safety goggles para sa ating mata. So ayan po, nabaklas na putol na po natin. Kailangan tanggalin yung mga matatalim, kaya ginrind din.
At ayan po ay bubutasan na po natin yung bracket. Kasi para maikabit po natin doon sa side ng laminator. So ayan po, pati yung laminator, nilagyan na lang natin ng butas. At ingat lang po kasi maliit lang po yung bakal na yan. Baka masira ay sayang naman. Hindi natin siya maaayos mabuo. So, ayan po, nabutasan na po natin parehas yung bracket. Ayan, ituloy na po natin yung... Ayan, mayroon po tayong bushing na nakuha. Yun po ay galing sa mga electric pan. Yun, ito naman po ay yung stud na yan o rod na yan ay galing naman po sa center bolt ng isang bike. So, kukuha lang po tayo ng kapiraso para po gagawin po natin ang handle. So, welding na po natin yung kabilang side. Kita po ninyo para matibay po siya. At yun lang po kasi yung ginawa nating paraan para magkaroon tayo ng handle para dun sa ating laminator. Kaya winelding po natin. At siguro doon lang po natin nakakabit kasi lagi po natin siyang gagamitin. Magagalaw siya. Kaya po, dapat po ay matibay ang pagkaka-welding. So, ayan po. Pati po yung kabilang side, winelding po natin para yung bushing na ilalagay po natin ay hindi matanggal. So, pintura na po tayo. Ayan, tingnan po ninyo, merong parang white doon sa handle. Lagyan po natin siya ng masking tape para hindi mapinturahan. So, ayan po, may pintura na yung handle natin. I-re-rivet na po natin para hindi siya matanggal. Pero nakita po nyo, isa lang yung bracket. So, ginawa natin dyan, dodoblehin po natin kasi gumagalaw-galaw siya. So, ayan, nakita nyo, doble na siya. Mas matibay, mas hindi siya gumagalaw. So, ayan po, pag inikit natin, ayan, smooth na smooth, mga ka-useful, napakaganda. So, ano pong susunod natin gagawin? Dahil handlebar. So, gagawin po natin yung paa ng ating laminator. Kasi po, kapag walang paa ay masyadong mababa. So, kailangan medyo i-level up natin yung laminator. Ayan, pininturahan na po natin lahat. Pati yung mga gilid ng laminator. So, ayan po, nilagyan po natin ng plastic para hindi yung matamaan yung rubber. Nilalagyan po natin ng cover habang nag-spray. So, Pilox lang po yung ginamit natin dyan na pampintura. Ayan, pati po yung sa may bandang gilid, lagyan lang po natin ng plastic para hindi rin matamaan yung rubber na nasa ilalim. So, ayan po. Makita po ninyo yung resulta. Pati, ayan. Ayun na! Wow! Napakaganda ang pagkakapintura. So, ikakabit na po natin yung pinakapaa ng laminator. So, gumamit po tayo dyan ng mga screw. Screw po ang ginamit po natin para siya matibay. Hindi siya makakalas. So, ayan po. Metal screw po yung ginamit natin dyan na may iksilang. At yung ginamit po natin na tubo ay tubular na 3-port. Para maikabit. Pero yan po, lalagyan ko rin yun ng rubber. So, ayan na po, testing na po natin yung laminator. Gumipit po tayo ng clear sticker para dun po dun sa ating label. Lalagyan po natin siya ng clear sticker para hindi siya mabubura. So, ayan po, tinupi po natin para ma-guide po natin na tama yung sticker. So, ayan na. Gagamitin na. Excited. Tingnan natin kung napakaayos gamitin ng ating laminator. So, ayan na po. Ayun, oh. Ayun. Napakaganda. So, ayan lang po. Salamat. So, ayan po. Sa napanood po ninyong video, nakita po ninyo kung ano yung mga ginawa natin doon sa lumang laminator. So, binaklas po natin yung mga plastic niya. Pagkatapos ay inalis yung mga nagpapainit, yung heater niya. At pagkatapos ay nilihan natin yung mga palibot ng mga may kalawang na marumi na. At ibinalik natin muli. At nilagyan po natin siya ng handle para mapaikot po natin yung laminator at magamit po natin muli. So nakita po ninyo, pininturahan pa rin natin para mas maganda siyang tingnan.
Kaya yan po mga ka-useful, napakasimple lang po ang gagawin natin. Pwede po nating restore yung laminator, wala lang siyang heater, at manual operation na lang, iikot-ikotin nyo na lang po. At yun po mga ka-useful, sana ay nagustuhan nyo po yung ating video. Pero isa pa po mga ka-useful, ano, kung interesado po kayo doon sa laminator na ginawa po natin, pwede ka pong iparapol po yun sa inyo, pamigil ko na lang po sa inyo para magamit po ninyo. Ang gagawin nyo lang po ay mag-comment lang po kayo, ilagay nyo lang po ay mine laminator, at kung aabot po ng 25,000 subscriber po yung ating subscriber, ito pa ay paparapol ko. At kung sino po yung mga nag-comment ng mine laminator, sila po yung bubunutin ko yung pangalan nila at isasama ko sa raffle. At kung kayo po ang nanalo, kayo po yung nabunot, ipapadala ko po sa inyo ng libre lang yun. Basta ko kayo po ay nasa Pilipinas lang, hindi po sa ibang bansa. Kung kayo po nasa ibang bansa, ay kayo na pong bahala sa shipping fee. So yun lang po mga ka-useful, no? Sana po ay nagustuhan niyo po ang video natin sa ngayon, at sa susunod tingnan po natin kung anong pa pong ibang mga bagay na pwede natin magamit pa. So maraming salamat po.